nilalaklining sa bahay ng mag-anak na Santos pati kasambahay nila. Lahat ay abala sa kani-kanilang gawain. Lahat ng sulok ng bahay ay nililinis nila. Nakalagay na ba lahat ng basura sa plastic bag, Analisa? Paghiwa-hiwalayin mo ang mga nabubulok sa di nabubulok at nakakalason. Ay, kailangan pa po iyon, ate. Akala ko kasi lahat ng basura ay pagsasama-samahin. Ate Analisa, kapag ang basurang may nakakalasong taglay ay hindi na basta na lamang itapon. Magiging mapanganib ito sa kalusugan ng mga tao. Oo nga ate, kapag nasa dump site o landfill na ang mga basura, ang mga laso na ito ay magpaparumi ng mga pinagkukunan ng tubig, ng hanging ating nilalanghap at ng pagkaing ating kinakain. Gayon din ang mangyayari kapag ang mga nakakalasong likido ay ibubuhos mo sa inodoro, sa lababo o kaya'y sa mga kanal. Sa probinsya kasi namin, lahat ng itinatapon ay sama-sama namin inilalagay sa hukay. Kapag naghukay ulit, may nasusugatan sa amin dahil naroon pa rin ang mga itinatapon namin mga lata o kaya'y bote ng gamot. Mali iyon. Dito sa lungsod, dahil sa dami ng tao, natural lamang na marami ring basura ang natatambak araw-araw. At kapag responsable sa basura niya, lahat tayo ay maapektuhan. Kaya pala ate, noong isang araw ay may umiikot dito sa atin. Grupo sila, mula raw sila sa Linis Ganda na programa ng Metro Manila, Federation of Environment Multipurpose Cooperative o MMFENC. Kasama nila si Kapitan Beth Molina sa pagbahay-bahay. Sila ang kumukuha ng ating mga basura gaya ng gamit na papel, plastic, salamin, metal at baterya ng kotse. Alam ko iyon, Mama. Dalhin daw iyon sa mga junk shop at pabrika sa recycling. Sakop daw nila, Mama, ang Caloocan, Las Piñas, dito sa atin sa Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Nagiiwan pa sila ng calling card. Nabasa ko rin po ang patalastas, Papa. Yung mga ginagamit natin sa bahay ay delikado rin. Ano-ano naman ang mga iyon? Yung insecticide po, gaya ng pang-spray sa lamok at ipis, flea repellent, dog shampoo, mothball at panlason sa daga. Mga panlinis gaya ng furniture polish, toilet cleanser at laundry bleach. Marami pa po, Papa. Iyong ginagamit mo sa sasakyan natin ang motor oil, brake fluid at ang mga baterya. Pati rin ang mga mercury, thermometer at thermostat, pintura, thinner, turpentine, ang mga malalapit ng ma-expire na mga gamot. Lahat na yata ay delikado. Makipagtulungan tayo sa mga ahensya ng nangongolekta ng biodegradable, non-biodegradable at toxic na mga basura nang hindi makaapekto sa kalinisan ng kapaligiran at kalusugan ng lahat. At ang Bantay Kalikasan ay 100% na nagre-recycle ng baterya ng kotse, doon na dadalhin ang baterya ng sasakyan. Maaari rin pong tumawag sa lokal na pamahalaan tungkol sa mga waste center na paglalagyan ng mga nabanggit na basura. Ang dami kong natutunan sa inyong mag-anak, ate. At dito nagtatapos ang usapan ng mag-anak na Santos na kung saan abala ang lahat sa kani-kanilang gawain sa paglilinis ng kanilang bahay.